Golden Boy, Real Guide to Treasures. Ang ating episode ngayon mga katiyats ay tungkol sa mga treasure notes and signs na ginagamit ni Prince Takeda, isang kapatid ng Emperor ng Japan noong World War II. At bago natin yan tatalakayin, shoutout muna tayo. Okay, shoutout tayo kina user BG5LW, Hyacinth Ophemia, shoutout kay Arturo Paangay, Marco Hungkulada, Rogelio Cortez, shoutout din kay Edith Marie, kay Ali Manguking, Amil Pangsa Bae, shoutout din kay na Alex Sabansena, kay Jiswin Jade Salinda, MC Igay Pietz, kay Rimilito Katamura, Amil Pangsa Bae, Glenn Mario, Danny Flores, LGB Misor, Alfano Balino, shoutout din kay Pedrito Ray, Ninja Cares, and lastly kina Desiderio Lamsin, Amadio Ulandag, Dennis Mordino, Wang Bu, at kay Raul Trancia. At sa mga hindi nabanggit na pangalan, shout out sa lahat, tayo na ngayon magpatuloy. Magandang buhay mga katiyats. Ang ating episode ngayon ay tungkol sa mga gold symbols na ginagamit ni Prince Takeda sa kanyang burial sites. Si Prince Takeda ay isa sa mga kapatid ng Emperor Hirohito Showa. Ang alam lang natin sa kay Emperor Hirohito ay Hirohito, pero yung apelyido niya ay Showa. Okay, si Takeda ay nakakabatang kapatid ni Emperor Hirohito. At siya ang namamahala sa mga pagplano ng pagbaon nito. Ang mga lugar na pinagbaonan ng Emperor Treasures, ang karamihan niyan ay nasa mga isla na uncharted. Yung mga isla na wala pang pangalan ng mapa noon. Doon nila ibinaon para hindi talaga matatagpuan. Kaya yung meron akong isang mapa diyan na nasa isla. Tuwang ko lang kung meron na raw nag-operate. Pero malalim yun kasi Emperor Treasures. Okay, ito yung mga Prince Takeda, mga code for gold, mga sign ng ginto na kanyang pinabaon. Si Takeda ay ang kanyang under supervision sa kanya ang engineering brigade. Kaya ang mga burial site na ito ay very secured, nakakongkrito, at talagang mahirap ito. Kahit ang giveaway dito ay nasa lalim na 7 meters, pinakamababaw. Pero ang mga giveaway dyan ay malalaki ang giveaway. Kasi Emperor Treasure Site. So alam nyo ba na ang bawat bawat treasure bunker ng Emperor ay mayroong laman na mahigit kumulang 40 tons of gold bars. Okay, kasi kung i-divide nyo ang 7,000 metric tons, ito lahat ang ginto ng Emperor, 7,000 metric tons, hindi kasama yung sa ibang general na ipinabaon nila. Pati na yung mga ninakaw ng ibang sundalo, hindi yung kasama. Ito yung sa Emperor lamang, 7,000 metric tons divided by 175 Emperor Treasure Site. So ang lalabas dyan ay 40 tons ang bawat isa sa 175 Treasure Site. 40 tons of gold bars ang laman. Kasama na doon ang giveaway. Okay, at ayon sa mga rumors or mga kwentong bayan, bumalik dito si Prince Takeda after the war, 1946. Kasi meron silang kasunduan sa US na hindi kakasuhan yung Emperor family. Kaya malayang nakabalik si Prince Takeda, at merong nakuha si Prince Takeda na tatlo na Emperor treasure site. So ibig sabihin, kung hindi pa nakuha yung iba, ay meron pang natira na 172
Emperor Treasure Site sa buong Pilipinas. Kung hindi pa nakuha ng iba sa kapanahon na ni Marcos, eh, meron daw nakuha dyan na Emperor Burial Site. Kaya sabihin natin meron pang 170 Emperor Burial Site ng kanyang mga 40 tons of gold bars sa bawat itong sa bawat ano niya treasure bunker. Yung nagsasabi naman ng mga tag 300 tons of gold bars ang laman ng bunker, hindi yun plausible kasi pinakita ko na sa inyo ang computation yan, 7,000 metric tons divided 175, lalabas ay 40 tons lamang. So ang pinakamalaking laman ng bunker ay 40 tons of gold bars. Yan ang totoo. Okay, so patuloy tayo dito sa mga sign. Ano nga ba ang kahulugan nito, mga katiyats? Okay, sign muna natin ito. Itong una, X na may dalawang dot. And then may ganyan, parang half moon. Ito'y treasure under. So, hindi ko na isusulat kasi mahirap magsulat sa mouse. Record nyo na lang, treasure under ito. Itong pangalawa is jewelry is buried in front. Sa harap or under pa rin. Itong 7 na may sun, nagsasabi na there is a gold buried. Ang puntahan ay ang dami ng sun rays. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 meters. Sundan ang itong 7. Okay. Kung hindi dito, ay east ang puntahan. Okay. So dalawa lang ang direksyon yan. Ang 7 plus sun. Kakaiba din no. Nung una ay 7K. 7KD. Ngayon, 7 sun naman. Ito ay kay Prince Takeda, pero karamihan ito ay ginamit din ng engineering battalion kasi ang engineering battalion ay supervised under Prince Takeda. So ito, treasure under, kahit 11 siya, ang kahulugan niya sa Roman is 11, pero treasure under pa rin siya ayon sa code ni Prince Takeda. Ito rin, dalawang C. Yan, treasure on the spot. Itong box na may X na ganyan sa kay Prince Takeda, yan ay diamond. Pero sa iba yan ay treasure box. Pero sa ano, sa kay Prince Takeda, ang laman ng box ay diamonds. Gumagamit din si Prince Takeda ng modified kanji. Ito yung treasure under na gaganyan. Merong arrow pa baba at tatlong ganyan. So kin pa rin siya pero modified. Ito naman ay pointer to treasure. Nagaganyan and then parang may E and then arrow sa dulo. Okay, sundan lang yung arrow. At nandoon ng item. Okay, ang layo niyan ay estimated na sa 7 to 9 meters. Ito, bilog tsaka X sa gitna and then square o rectangle and then X na naman sa gitna. Treasure under ito sa kay Prince Takeda na code. Ito naman, merong litrang B sa gitna. Then meron na namang bilog, merong dot. At isang bilog sa kanyang kanan.
gold under. So sa baba pa rin. Maganda ito kasi puro baba. Kung saan nakalagay ang mga marka na yan, sa baba ang hukay. Ito, JK, parang nakita ko to ha. Parang merong nagpadala sa akin ito. GK, treasure down. Sa baba, treasure down. Okay? At kung napanood ngayon ang nagpadala nito sa akin, treasure down sa kung saan nakamarka yan. Example ito, GK, nagaganyan. So, down. Sa baba ng bato mismo. Harapan kunti pero baba ng bato. Ang gawin, hukayin ang buong area ng naka ano dyan ang bato nakalagay. Ito gagaiba ito. Nagbaon din pala sila ng ano, mga precious antiques. Okay, si siguro collection ito ng ano ng emperor, mga antique kasi ito eh. At kung nakita niyo sa video noon yung video kanina sa intro ay nagbaon din sila ng mga coins. Okay, baldi-balding coins 'yon. So ito yung sign for coins. Ito yung box at simbolo ng coin. Okay, so money in the box in the form of coins. Hindi nila tinatago yung papel kasi alam nila na malalata yun, mababasa. Kaya mga coins ang kanilang kinukolekta. Okay, ito parang sign of mail. Jewelries ang kanyang kahulugan. Ito naman pinaghalong pera at coins na pera at jewelries. Nagaganyan. Ayan. Coins and jewelries. Ito ginamit to sa ano, sa engineering battalion. Of course, Prince Takeda yon. Sakop ni Prince Takeda. So gold yan. Flag ng Japan. Yung rectangle na doble, ginamit din ito ng engineering battalion kasi utos ni Prince Takeda. Merong symbol na naman ng flag sa gitna, treasure on the spot. So pwedeng sa gitna mismo ng bato, kung ganito ang bato, meron yung markad yan. Pwedeng mismo sa center, sa gilid, sa likod, sa front. So treasure on the spot, ganyan lang. Malapit lang talaga sa bato yan. Okay, malapit na tayo matapos. Itong parang number 3 na nagaganyan. Treasure under net or treasure below. Ang 3 na nagaganito is open, ano yan? Open tunnel, ibig sabihin, open entrance, walang harang. Pwede niyong hukayin lang ang lupa at walang mga obstacles. Backfill lamang ang inyong matagpuan. Ito si Prince Takeda, gumagamit din siya ng mga puno as marker. Ito yung isa dyan. Triangle na may buntot. Ibig sabihin na ay nasa gilid ng kahoy or bato. Pero karamihan ito ginagamit sa kahoy. Sa gilid ng kahoy. Most probably bandang east. Sa kaliwa ng kahoy. Kung nakaharap ka dito. Hanapin lang ang east. Ito, nagbaon din sila Prince Takeda sa mga creek at river. Meron silang marker na parang pagong na gaganyan. And then may mga butas-butas sa likod. Ayan. Tapos merong nilagyan nila ng mata. Okay, pag yan ang nakatatak sa bato, ibig sabihin nasa tubig ang item. Okay, patuloy tayo.
Ito ginamit din ito sa engineering battalion. Magkatabing triangle at square. Ang kahulugan, gold under. Sa baba pa rin yan. Okay, ngayon punta tayo sa mga dangerous symbols ni Prince Takeda. Kasi ang Emperor Treasure ay nilalagyan talaga yan ng mga booby traps. Ngayon, ito ang kanyang mga booby trap symbols. Kulayan natin ng pula para makita nyo na delikado. Merong bilog at star sa gitna. Nagsimbolize yan na merong poisonous gas. Poisonous gas ang nakalagay dito. Kapag booby trap, ang sinasabi niyan ay mga sumasabog. Ito gumagamit siya ng parang X na gaganyan. At then may bilog sa gitna. Parang ilisi. Bam yan, bumba, booby trap. Okay, ito gumagamit din sila nito as a booby trap symbol. Ang kakaiba nito ay maiksi ang vertical line, mahaba ang horizontal. Yan, hindi yan treasure, yan ay booby trap. Ang treasure ay ganito ang cross niya. Ang treasure pwedeng ganyan lang pantay at pwede rin na pahaba sa baba, ganyan. Pero hindi itong katulad sa itaas. So yan, pagpilian nyo lang yan mga katiets. Careful kayo sa cross sign kasi merong bumba rin. Pero kapag may bumba, merong treasure. Kasi bakit lalagyan naman yan ng bumba kung walang treasures? Ito, delikado to. Para siyang spring na kaganyan. Yan. Booby trap pa rin yan. Nag-ano kasi yan, nag-signify ng mga wire. So merong dinamita dyan, merong sasabog. Ito na 8s na klase, parang 8s ito. Ay hindi ito yung Hirohito treasure sign. Nagaganyan siya, ayan. Hindi siya yung 8s na ganyan. So yan ay nagsasabi na danger ahead. Warning lang ito, warning sign lang ito. So danger ahead, danger in surroundings. So magmatsyag kayo sa inyong mga hukay. Baka merong magkita kayong medyo sabihin natin hugis bomba or landmine or metal na bilog. Huwag nyo agad buksan. Huwag nyong lagariin, baka bomba yan. Okay, so Prince Takeda, mga location ay unknown, hindi sinasabi, pero ibinaon nila, nag-start sila ng 1942. Nag-start ang gera dito mga 1941 or 40, pero 1942 alam na nila na matatalo sila. Kaya 1942 pa lang hanggang katapusan ng gera, 1945, nagbaon pa rin sila Prince Takeda ng kayamanan. Yung ginawa kasi nilang mga tunnel ay matagal matapos. Nasa isang buwan, nasa 6 na buwan. Imagine 175 treasure site. Abutin talaga sila ng ilang taon ba ito? 43, 44, 45. Tatlong taon sila na nag-operate sa paggawa ng 175 treasure sites sa buong Pilipinas para ilagay doon sa bawat bunker ang 40 tons of gold bars. Okay, so yan lang mga katiyat sa ating episode ngayon tungkol sa mga gold symbols or gold codes na ginagamit ni Prince Takeda sa kanyang Imperial Treasure Site sa Pilipinas. At ako'y magpaalam na. Maraming salamat. God bless you all.